It's me, Rach, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see from the title, ito yung part 2 ng aking Shopee makeup haul. So sa mga hindi pa nakakapanood dyan ng part 1 nitong aking Shopee makeup haul, I will be putting the link sa taas or dito sa description box para ma-check nyo yun, guys. So sa mga viewers ko dyan na hindi nakakaalam, I have an ongoing giveaway dito sa channel ko. So please check the part 1 of this Shopee makeup haul para malaman nyo yung mechanics. And then stay tuned for the part 3 of my Shopee haul kasi dun ko naman ipapakita yung mga na-purchase ko sa Shopee na mga clothing items, accessories. So if you wanna know, guys, the things that I've got from Shopee, please keep on watching. So start off with this Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara. So naka-open na siya, guys, kasi ginamit ko na siya today. And nabili ko siya sa Shopee for only 169 pesos instead of 199. So I also bought some of the Anastasia Beverly Hills eyeshadow palettes. So ayan, isa-isahin natin sila. The first eyeshadow palette from Anastasia Beverly Hills is this Carly Bibel or Carly Bibel. Hindi ko alam kung ano basa dyan. Basta ito siya. So, this is what it looks like. Ayan, ang ganda ng palette ito, guys. Ay, may plastic pa. So, next is this Anastasia Beverly Hills Prism Palette. So, ito yung itsura niya sa loob. Ang ganda ng mga shade. Next up is this Modern Renaissance Anastasia Beverly Hills Eyeshadow Palette. So, ito yung itsura niya sa loob. More on neutrals naman to. Pero definitely, magagamit mo talaga to kasi perfect siya for everyday and then magagamit mo rin siya for glam look. So, next is this eyeshadow palette from Tarte. So, let's open this one. Ayan. Uy, ang laki ng mirror, oh, bongga. Hi! Ayan, nakita niyo ako sa salamin. So, ito naman yung kanyang mga eyeshadows. Ang ganda. At saka, ang laki nitong palette na to. And panalo ka talaga dito sa salamin. So, lipat naman tayo dito sa affordable blush palette na nabili ko. So, this is from the brand Pop Feel. So, this is what it looks like. Yung packaging niya, guys, plastic lang. And then, when you open this, you have 9 shades of blush and ito ata is highlighter. And I just bought this for only 99 pesos. Sobrang mura niya, guys. So by the way, this blush palette comes with matte shades and then meron ding shimmers. And then yun nga, yung nag-iisa is highlighter. And then gusto kong mag-swatch, guys, ng ilang color. So start off with this parang mauve color. So let's swatch this. Hindi ganong pigmented, pero para sa akin, okay lang yon. Mas gusto ko yung ganong blush. So, second one na gusto ko i-try is this peach color. Ooh, ang gaganda ng shade. So, last one na gusto kong i-try is this one. Pero ito, guys, may shimmer siya. So, let's try this. Ooh, sobrang pigmented nito. Iba siya dun sa first two na na-try ko. Ay, ang ganda. Nice. Pero kung ito yung gagamitin niya shade, magdahan-dahan kayo kasi sobrang pigmented niya. Baka masya kayo para kayong nasampal niyan pag ito yung nilagay niya sa cheeks. So, a little go sa long way lang. So, for the next shop, medyo marami akong nabili sa kanila. Ayun, lahat ang nabili ko dun sa shop na yon. And yung pangalan ng shop na binilan ko nito is fangsely.ph. So, very affordable yung mga items na binibenta dun. And karamihan is Thailand Cosmetics. So, I'm very interested to try kasi yung mga Thailand products. So, meron na rin akong ilan na naipakita doon sa first or doon sa first part nitong aking Shopee makeup haul. So, you must check it out. So, una kong papakita sa inyo is this Novo Dreamland Quicksand Eyeshadow Palette. So, nabili ko lang siya ng 182 pesos. Pero ang original price siya, guys, is 480, which is medyo expensive. Pero tingnan natin kung ano yung itsura nitong palette na to. So, ito, guys, yung palette. Ang ganda, oh. Quicksand din siya. Katulad ng mga naipakita kong palette dun sa aking previous haul. And then, when you open this one, ay, nice. Ang ganda ng mga shades. Saka ang bigat siya, guys, ha, para siyang high-end na makeup palette. For the next palette, this is from the brand Shishi. So, ito yung itsura ng kanyang box. Ang ganda.
Pero magkaiba siyang variant. So for this one, I got this for only 134 pesos. Ang mura. Pero yung original price niya, again, 316. So let's open first yung variant na 01. Meron akong napakita doon sa previous haul ko na from this brand also. And ang ganda, very promising. Ang ganda din. Nice. Nakikita niyo ba? Wow. Nice. Ang ganda ng palette nito, oh. Ito yung variant number 2. Same lang sila ng itsura. Ayan. Ang ganda nito. Try nyo itong check, guys. Again, yung shop na binilan ko nito is fangseli.ph. So, check nyo to, guys. For the next item, we have here the Egyptian style silk sliding powdery from the brand Wodwood. I'm not familiar with that brand, pero I think ito is a Thailand product also. So, let's open this one. Oh, nice. Ayan. Alam nyo guys, magnetic siya, oh. Oh, bongga. And then, may kasama siyang pump. So, nabili ko to for only 161 pesos. Original price niya is 377. So, for the next item, we have here yung Gikami Happy Smiley Velvet Fog na contouring palette. So, this is what it looks like. So, ito siya guys. Oh, magnetic din. Ayan, may salamin din. Parang, ang light siya masyado sa akin. Siguro, gamitin ko na lang to as bronzer. So, by the way, this is in the shade 01. And then, meron siyang compartment sa ilalim. Nalalagyan na ng puff. Ang weird lang kasi, contour siya eh. Pero bakit puff yung kasama? Paano nagagamitin to kung magkocontour ka, diba? So, ayan ang magnetic. Bongga. So, nabili ko to for only 79 pesos. Pero original price niya, 224. So, next item is eyeshadow palettes again. So, this is from the brand Novo. Start tayo with the variant 02. Ayan, 02. So, ang tawag dito is Novo Nobel Eyeshadow Plates. Nakabongga talaga. Ang ganda. Wow. Ang ganda ng packaging. Bukod sa mabigat siya, ah. Nice! Ang ganda ng shade na to. Ito, ayan, lahat ng shades. Maganda. And then, mix siya lang matte na shimmer and then press glitter. Then, perfect yung size niya for a makeup kit. Ayan o, maliit lang siya. I just only bought this for 134. Ang mura. 134 ba to, guys? Tingnan niyo naman yung itsura, oh. Parang high-end na eyeshadow palette. Nice! Para naman siyang peach color, yung kanina, yung 02 white. Ito naman, parang peach. Hala, ang ganda ng shades. Ang ganda nito, oh, yung avocado green. Kasi diba uso siya ngayon? And then, meron siyang mustard, meron siyang orange. Hala, may pink. Ang ganda. Hala, excited na ako gamitin siya. Same nung itsura nung shade or variant number 2. Ang ganda. Parang ito yung isa sa mga favorite palettes ko. Actually, sabi ko diba dun sa first part nitong aking Shopee makeup haul, I'm trying to discover yung mga eyeshadow palettes na kumbaga hindi pa siya ganong kilala dito sa atin, sa Philippines. Kasi chinek ko to, as in wala pa siyang ganong review sa YouTube. And may makita man akong review, international makeup guru. Kaya, ayan, nagtitry ako mag-discover guys ang affordable eyeshadow palettes and other cosmetics kasi gusto ko guys na makapag-share sa inyo ng mga affordable makeup products pero yung quality sobrang bongga. Kasi syempre, as a influencer, yun naman yung gusto kong maitulong sa inyo. Kasi diba minsan nahirapan tayong bumili online kasi di natin alam yung quality. So don't worry, itong mga palettes or makeups na binili ko from Shopee, ire-review ko siya dito sa channel ko. So abang-abang na lang, stay tuned na lang kayo guys sa mga review ko about this makeups, lalong-lalo na dun sa mga eyeshadow palettes. Next product is this Hojo Liquid Foundation. Ang weird kasi nakalagay Hojo Liquid Foundation and then sa baba, concealer. So, ano talaga? Foundation ka ba talaga o concealer? Ay, nako, Hojo. Nakakalito, ah. Charot. So, tingnan natin to. So, by the way, this one, I got this for only 125 pesos. Pero, original price niya is 296. Ganda ng foundation. San ka pa? Very high-end. Tsaka, sobrang bigat niya din. Bottle kasi talaga to. Sana di pump. By the way, this is in the shade 02. And sana talaga shade ko to. Wow, di pa!
bongga. Ang ganda nito guys. Hindi ko pa siya maamoy. So, tatry din naman natin to dito sa channel ko. Sana maganda tong foundation na to. Pero ang gulo niya lang kasi, foundation tas concealer. So, ano pala? So, next item is this Novo Rose Flower Highlighter. Wow! Nice! Oh! Oh! Parang ang ganda oh! Try nga natin. Try natin. Oh! Uy, ang ganda ng kanyang closing oh! Magnetic din. So, I just bought it for only 150 pesos. Huwag ka dyan, 150 pesos ba to? Ang original price niya is 353, pero kung 353 ko to, mabibili, bibiling ko pa din. So, for the last item na binili ko dun sa shop na yon, this is their loose powder. So, this is from the brand Sikon. Sikon, Sikon. Hindi ko alam kung nabasa dyan. Basta yun na yun. This is what it looks like. Loose powder yan guys ha. Ang ganda oh. 120 pesos lang to oh. And this is in the shade number 4. Number 4? Ba't dito number 22? Ano talaga? Dito sa box, number 22. Hindi ko alam kung mali yung binigay nila sa akin. Pero yung shade kasi na binili ko is number 4. Transparent white. And I think mali sila nang binigay kasi hindi to white guys. As you can see, para siyang skin tone. Ganon. Parang light beige. Ganon. Pero okay lang naman kasi meron na ako nabiling loose powder na translucent. Tingnan natin yung loob. Nice. Meron na siyang kasamang puff. And then, may lalagyanan yung puff. Katulad yung nabili ko na isa doon sa aking previous haul. And then, pag in-open mo to, doon pa lang yung powder. For the next items, nabili ko to from the shop newfashionstore.ph. So, the first item na ipapakita ko sa inyo is from the brand Hojo again. So, this is the Highlights Brilliance of Hojo. So, ito yung kanyang itsura. Ang ganda. Ang simple lang. Black and gold. And then, by the way, this is in the shade 02. So, let's open this one. Ooh, ang nice. Ang ganda. Wow! Yung kanyang mirror, may plastic pa, kaya ganyan, malabo. So for this one, I bought this for only 283 pesos. So, for the next item, this is their natural foundation from the brand Gikami. So, ito siya. Magic Flawless Powder. Ayan. By the way, nakita ko na to sa photo, diba, nung binili ko siya sa Shopee. And actually, dalawang shades lang yung available and ang itim niya. As in, hindi ko alam kung yung ibig sabihin ba nila dun sa powder is foundation ba siya o ano. Pero, tingin ko, for me, mag-work siya as contouring and bronzer palette. Ito yung packaging niya, ang ganda. Lakas maka high-end. And by the way, this is in the shade number 1. So, ito yung loob niya. Ayan o, itim. Foundation ba yan, girl? Bronzer yan o kaya contour. Pero panalo yung packaging nung ganda. And then yung mirror niya, obviously, meron pang plastic. And then, binili ko din yung shade number 2. So, parehas tong di mag-work as foundation. Alam ko na yun, doon pa lang sa picture. Ayan. Ito parang mas warm. Tama ba? Oo, mas warm siya. Compare dito. Nabili ko siya for only 130 pesos. Ang mura lang. Pero yung original price, 280. So, for the next item, we have here this Mermaid Liquid Eyeliner. Ayan. Ang ganda ng packaging. Kaya ako lang ito binili kasi sa packaging, actually. Ano maganda? Ah, ang ganda yung ano niya, otis. Uy, maganda, in fairness. Ito yung, oh, tuyo siya agad. O, bongga. O, panalo pa rin naman ako. Hindi lang naman packaging yung maganda. So, for this one, I got this for only 96 pesos. But the original price is 160. So, ito naman is mga eyeliner pen din. Pero, colored eyeliner pen siya. So, ayan. 4 colors yung aking binili. So, for this one, I got this for only 57 pesos each. Pero, yung original price is 96. Kaya ako bumili ng mga colorful eyeliner pen kasi nga, diba, or eyeliners, kasi uso siya ngayon for the aesthetic makeup looks, creative makeup looks, ayan. So, kailangan ko to. So, first shade that I've got is this 01. So, this is from the brand CMAABU Cosmetics. So, ito, color white lang to. Naka-second white na eyeliner. So, for the next shade, this is 02. Okay, light pink. Ang ganda. For the next shade, I got the shade 03. Pastel blue, baby blue, powder blue, ano pang shade to? Basta light blue, ang ganda. And then for the last shade, 05. Ang nice. And then, may binili din ako dun sa shop na yon na
a glitter eyeliner for, syempre, for creative makeup look. So, from the same brand, CMAADU. So, this is in the shade 12. Ito, nabili ko naman to for only 57 pesos din. And then, yung original price niya is 96. Ang ganda ng lalagyan niya, parang Coke. And then, binili ko din sa shop nila itong Novo na highlight liquid. Pero, trinay ko na kasi ito eh. Hindi siya pang highlighter. Pwede siyang gamitin as liquid eyeshadow, pero highlighter hindi. Kasi ang lalaki ng details ito. Pero ang ganda. Ang nice ang packaging, di ba? Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ito pwede yung highlighter. Napakalalaki ng details. Oh. Ayan oh. Pwede siya as liquid eyeshadow, pang topper. For this one, I got this for only 74 pesos instead of 124. Itong D&M Eyebrow Cream. So, ano to? Homemade. May binili din akong ganito sa O2O. Pero yung kanila may kasamang brush. Ito wala. Pero ito kasi mura lang. Pili ko to for only 64 pesos instead of 107. And then, yung shade dito is dark brown. So, ayan yung dark brown. Freebie. Binigyan nila ako ng freebie from the brand CMAADU. Ayan. Di ko alam kung ano to. Lip gloss ba to? Di ko makita yung label kasi may nakaharang na visita sticker. Ayoko niyan. Pero I think ano to, lip gloss, which is good kasi nga, nag-ipon ako ng mga lip gloss. So, speaking of lip gloss, yun ang mga ipapakita ko, yung mga lip products. So, for the next item, yung mga ipapakita ko naman sa inyo is puro lip products. So, start natin dun sa mga hindi related sa lip gloss. Kasi medyo marami akong na-purchase na lip gloss kasi nga, mahilig tayo sa juicy lips kind of look. But, iyon, start muna tayo dun sa mga mattes. So, I got this Gikami Velvet Matte Air Lip Glaze. Ayan. So, this is in the shade 4 or Milk Tea Orange. Okay, so this is what it looks like. Ang ganda ng packaging, pero parang may ginaya. Parang ginaya yung sa 3CE. No? Pero ang ganda. So, tingnan niya. Got this for only 117 pesos, pero yung original price niya 280. Hindi ko to bibilin sa 280, guys. May pintura siya, nakakabahala. Charot. So for the next lip products, I got this from the brand Sparkle Cosmetics. Ayan. So I discovered this kay Leticia Velasco. Madalas niya tong gamitin sa mga makeup tutorials niya. So ayan, napabili tayo kasi nakita ko doon magaganda yung mga nude shades nitong Sparkle Cosmetics. So, I got 4 of their lip products. Start tayo sa lipstick. So, ito yung shade 02. Tingnan natin. So, ito yung kanyang itsura. Simple lang. I got this for only 90 pesos. Pero, naka-original price na kasi sila ngayon. Nakita ko sa kanilang website and dun sa kanilang shop sa Shopee. 180 pesos na to. Hindi na siya naka-sale, sayang. But, ito yung kanyang itsura. Ang ganda, oh. And then for the next shade, I got this shade NC08. So, ito naman siya. Nude din, pero parang mas dark. And then, bumili din ako sa Sparkle Cosmetics ng kanilang nude liquid lipstick. Ayan, dalawa. So, I got the shade 03 and 11. So, for this liquid lipstick, I got this for only 90 pesos also. Pero, naka-original price na sila ngayon. And, the original price for this one is 180 din. So, this is what it looks like. Ayan. Nude shades din. Nag-iipon na uli ako ng nude shades. Ayan. For everyday look. So, itong N03, parang mauve. And then, for NC11, nude talaga siya. So, for the next lip products, dito ako excited kasi medyo puro glossy siya, ganon. Kasi, I'm trying to discover new lip products na ma-achieve natin yung juicy lips kind of look. First lip product that I've got is this Novo
lipstick raincoat. So, I got the shade. Ano shade to? Walang pangalan, pero ayan. So, this is what it looks like. And then, yung shade niya is nandito sa bottom. So, I got the shade 316 and 920. Try muna natin tong shade na 316. Tingnan natin. So, ayan, meron siyang lipstick. And then, dun sa kabilang side niya, meron siyang gloss. So, ayan, may maliit kang gloss para ma-achieve mo yung juicy lips. So, tatry din natin to sa mga future makeup tutorials ko. So, ito naman yung shade na 923. So, for the next lip product, hindi na to bago sa inyo kasi very popular to. This is the Roman Juicy Lasting Tint. Ayan. So, this is one of my favorite lip product to achieve yung juicy lips kinda look. And this is in the shade 06 or Fig Fig. And then, ito, medyo expensive, pero worth it siya, guys. And yun nga, kaya ako medyo na, maraming binili na lip gloss kasi I'm trying to discover yung mga affordable lip products na ma-achieve natin yung juicy lips. And I want to have, or I want to make a review or video na magko-compare tayo ng mga lip gloss. Gawin yung video na yun, don't worry, I will be trying first yung mga lip products and then I will be giving a feedback dun sa video na gagawin natin. So, for the next one, I got this Nicara Colorful Unicorn na juicy lip gloss. Ayan. Dalawa yung binili ko. Same shade lang. This is in the shade 07. So, excited ako i-try ito. Ayan, ang ganda ng packaging, oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Hindi pa kasi siya naka-open. Sobrang sealed niya kasi. So, ayan. Tatry din natin to. And then, bumili din ako nitong AOA Studio Lip Gloss. So, I got 4 shades for this one. Ayan. Ang gaganda, oh. By the way, kung mapapansin nyo, yung mga binili kong lip gloss is tinted. Kasi gusto ko sanang ma-achieve yung juicy lips na hindi mo na kailangan magpatong ng lip gloss dun sa lip product. Kasi syempre, pag patong-patong yung nakalagay sa lips, parang ang bigat niya sa feeling and ayoko nung ganun. So kaya, nag-try ako maghanap ng mga lip gloss or tinted lip gloss na. And I got the shade 182 or Starlet. 181, City Girl. This is 189, Ladylike. For the last shade, 190 or Mogul. 103 pesos ko siya nabili, pero ang original price niya is 109 pesos. So, I'm very excited to try this lip gloss. Feeling ko very promising. So, for the last lip product na ipapakita ko sa inyo, this is from the brand Wet n Wild. And this is their Mega Lash Liquid Catsuit. And I got the shade 944B or Send Nudes. Ayan, dalawa yung kinuha ko nito. Then, I got the shade Cedar Later. Pili ko lang to for only 299 pesos each. So, before I forgot, meron pa pala ako dito yung lip product na binili. So, set siya. Ayan. So, this is from the brand Flash Moment. Meron siyang tatlong lip product sa loob. Hindi ko to sa swatch kasi gagawan ko to ng review. So, abangan nyo na lang, guys. And then, I got also this Tri-Color Sculpting Contour Palette. Ooh, cute. And then, I got this. Hindi ko lang tawag dito, pero ito yung tools daw for, kunwari mag-apply ka ng mascara para hindi siya dumikit sa balat mo. Gagamitin mo to. And this one cost me 20 pesos only. Ang cute. Gusto ko lang i-try kung effective ba talaga to o joke lang. Ayan. And then, I got this Poudair Skin Concealer. I got the shade 05. This is what it looks like. Ang cute. Ayan. And I just got it for only 150 pesos. Parang nasa ganung price lang siya. I got also these eyeliners from the same shop. I got these eyeliners for only 29 pesos each. Kaya lima yung binili ko. Kasi titingnan ko kung maganda nga. Kasi mura lang naman. And I already opened this one. Ayun siya, guys. Okay naman yung quality. Same. Parang yung mga eyeliners na binili ko kanina. Na pinakita ko sa inyo. And then I got also these Real Techniques na makeup sponge. So we're down on the last two products. And this is false eyelashes. Ayan, ang dami. Nag-hoard si ate girl. Kasi naubos sa lahat ng false eyelashes ko dito sa bahay. Nakita ko, ang ganda ng quality nito. So, I got the variant 3D85. Ayun, ang nice, diba? Oh, ang ganda. Ang ganda nito. Ano siya, yung style niya is maiksi sa gitna, tapos papahaba. Ang ganda. And ang dambot niya. Para siyang totoong hair. And for this false eyelashes, I got this for only 79 pesos per box. And alam niya sa loob is 10 pairs already. So, very affordable to. And I got also this in variant 3D
130. So, this is what it looks like. Get the variant 3D128. Ito na yung itsura niya. Parang ganun din, pero mas manipis. And then, I got the variant 3D84. Ito ay pinaka-natural na nabili ko. Ayan. And then, I got the variant 3D129. Ito naman siya. Hiwalay-hiwalay din, pero maikli lang. And then, the last box is in the variant 3D120. So, ito naman siya. Ay, iba't ganun? Parang paling-paling. Natanggal na iba. Pero so again, nabili ko ito for only 79 pesos each sa shop na trendycollection.ph. So finally, last item na tayo. So I got these magnetic eyelashes. Ayan. So I got this from the shop eucalyptus.ph. I got two variants. So yung isa yung ipapakita ko sa inyo. Ito kasi nakasil pa. By the way, I will be reviewing this product. So abangan nyo guys kung maganda ba talaga to or walang kwenta. So, ayan. When you open this, may card siyang ganyan. And then, nakalagay dito sa card, in fairness naman, may instructions in English. And then, ito siya sa loob. Yung unang nauso nito is, ano lang, isa lang yung kasamang false eye. And then, nakalagay siya dun sa round na ano, container. Pero ito, tatlo yung kanyang false eyelashes na kasama. I'm reviewing this on my channel. So, abang-abang na lang. So, finally, natapos na tayo sa ating Shopee makeup haul. And I hope meron kayong mga nagustuhang products na pinakita ko. And by the way, again, I still have an ongoing giveaway dito sa channel ko. So, please check the part 1 of my Shopee makeup haul para malaman nyo on how to join my giveaway. And if a flash ko ngayon sa screen, yung mapapanalunan ng 4 lucky winners. Good luck dun sa mga magjo-join dito sa aking giveaway. And I hope nagustuhan niyo tong video na to. And if you like this kind of video, please give it a thumbs up. And please subscribe on my YouTube channel. It is Rach Galang. And if you have video suggestions or products na gusto niyo pang i-review dito sa channel ko, please comment it down below or you can message me through my social media accounts na magpa-flash sa screen. So thank you so much for watching. See you on my next one. Goodbye!